Samantala, sa gitna po ng pagkalat ng tigdas ay nagpaalala naman ng DOH na libre po ang bakuna sa mga health center. May live okay, report si Marisol Abdraman. Marisol? Gigi, napasugod nga kanina sa health center sa barangay Piñahan ng ilang mga magulang para bakunahan ang kanilang mga anak matapos nga nilang mabalitaan na meron na mga namatay dahil nga sa tigdas. Kabilang na nga sa kanila, itong si Aiza Moreno na tanga ng kanyang tatlong anak. Ang panganay nasa 6 taong gulang, 4 naman ang pangalawa at ang bunso ay nasa 1 taong gulang at lahat daw sila ay hindi pa nabakunahan ng kontra tigdas. Kaya nga raw nung nabalitaan niya yung itong mga ating naiulat ano, sa mga nakaraang araw ay talaga raw labi siya nag-alala. Hindi raw niya kasi alam na pwede pala itong makuha ng libre sa barangay center, lalong-lalo na sa tulad niyang galing doon ng probinsya. Kaya nakahinga na siya ng maluwag kanina nang mabakunahan na finally ang kanyang tatlong anak. Pero nagpaalala nga ang mga doktor na hindi lang sa bata delikado ang tigdas, kundi maging sa mga buntis. Maaari raw kasi maka-apekto ito sa sanggol na nasa kanilang sinapupunan. Bagamat hindi kasamang Quezon City na nagkaroon ng outbreak, ano, pero ganun pa man naka-alerto na rin ang kanilang health workers dahil nagkaroon na sila ng 2 kaso ng clinically suspected na tigdas. Ang 2 bata raw na ito, Gigi, ay galing sa Tacloban City sa Leyte na tinamaan ng bagyong Yolanda. Libre ang bakuna sa lahat ng health center sa buong bansa, pero alam mo, Gigi, nakalulungkot na tila hindi ito nasusulit ng ilan natin kababayan. Pero para sa ilan, napakalaking tulong din ito, lalo may kamahalan nga ang presyo nito sa mga privado. Gigi? Maraming salamat, Marisol Abdraman.